Yo, what's up mga kaibigan? Naling na tayo magkwentuhan. Ja Morant kay Zion na daw ang Rookie of the Year. Basta siya daw ang papasok sa playoffs. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ngunit bagong lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. So, let's go! Si Ja Morant at Zion Williamson ay dalawang napakagaling na rookie. Sila din nga mga kaibigan ng number 1 at number 2 pick noong 2019 NBA Draft. Ang dalawang player na ito ay nagpakitang gilas noong high school at kolehiyo sila. Madami ang humanga sa kanila. Si Zion mga kaibigan ay una natin itong nakita sa kanyang mga highlights noong siya ay nasa high school pa lamang. Inakala ng madami na si Zion ay dunker lamang at hindi talaga skilled na player. Ngunit madami nga nagkamali nang hinala kay Zion dahil sa kolehiyo siya ay naging dominante. Ngunit kahit ganito man ang ginawa ni Zion sa kolehiyo, madami pa din ang duda sa kanya dahil sa kanyang pagiging undersized power forward. Si Zion mga kaibigan ay may height lamang na 6'6", ngunit may bigat naman itong 285 pounds. At dahil nga sa bigat na ito ni Zion, madaming coaches at executives ang natatakot na maging injury prone ito at hindi kayanin ng kanyang tuhod ang kanyang kakaibang athleticism. Bago pa man nga magsimula ang season, si Zion ay nagtamo ng injury sa kanyang tuhod. At dahil nga sa injury na ito, kinailangan ni Zion umupo at magpahinga sa unang mga laro ng New Orleans Pelicans. At dahil nga dito, panandili ang nawala ang hype kay Zion at nalipat ang atensyon ng media sa number 2 pick na si Ja Morant. Napaka-talented nga mga kaibigan ng bata na ito. Madami ang namangha sa kanya at kahit mga NBA legend ay nagsasabi na magandang kinabukasan ng bata na ito. Bukod sa kanyang talent at athleticism, si Ja Morant ay napaka-competitive din at magaling na leader. Pinangungunahan nga niya ngayon mga kaibigan ng Memphis Grizzlies at nabuhat niya ito sa 8th seed ng West. Sa ngayon, si Ja Morant ay nag-a-average ng 17.6 points, 3.5 rebounds at 6.9 assists per game while shooting 49% sa field goal. Kaya naman dahil sa mga stats na ito at pagbubuhat niya ng kanyang team, si Ja Morant ay walang duda na nangunguna sa Rookie of the Year Award. Yan nga ay nung hindi pa naglalaro si Zion Williamson mga kaibigan. Dahil lang bumalik si Zion ay nagkagulo ang buong basketball world. Wala nang ibang pinag-usapan ng mga basketball page tulad ng Bleacher Report, Basketball Forever, ESPN at iba pa kundi si Zion Williamson. Ngunit deserve naman ito ni Zion mga kaibigan dahil talagang kakaiba ang kanyang ginagawa para sa isang rookie. Ngayon lang nga tayo nakakita ng ganito kalaki, ka-athletic at ka-skilled na player at isa pa ay 19 years old pa lamang ito. Sa 19 games na nilaro ni Zion sa NBA, ang 16 dito ay umiscore siya ng mahigit 20 points at may 7 laro din siya kung saan gumawa naman ito ng mahigit 25 points. Sa ngayon, si Zion ay nag-average ng 23.6 points, 6.8 rebounds at 2.2 assists while shooting 59% sa field goal mga kaibigan. At simula nga pagpasok ni Zion, sumunod-sunod na ang panalo ng New Orleans Pelicans at malapit na nitong mahabol ang Memphis Grizzlies para sa 8th seed ng Western Conference. Dahil dito, napapaisip ng mga tao kung dapat bang si Ja Morant talaga maging Rookie of the Year. Di hamak na mas magaling ang pinapakita ni Zion kaysa kay Ja Morant. Ngunit si Zion ay nakapaglaro pa lamang ng 19 games, habang si Ja Morant naman ay nakapaglaro na ng 59 games. Nang tanungin sa isang interview si Ja Morant kung ano ba ang masasabi niya na lumalapit ng pagitan nila ni Zion Williamson sa Rookie of the Year Award, ayon kay Ja Morant, wala siyang pakialam dito dahil hindi daw niya ito iniisip. At kahit na ibigay pa nila kay Zion o kung kanino pa, ay okay lamang ito dahil ang kanyang focus at layunin lamang ay ang pangunahan ng Memphis Grizzlies na makapasok sa NBA playoffs. Nakita nga dito mga kaibigan ni Ja Morant ang kanyang pagiging leader at team player. Ngunit wala naman initan sa pagitan ng dalawang player na ito. Sa tunay nga niyan, ay malapit na magkaibigan sila. Sila ay magkakampi sa isang AAU team noong high school pa lamang sila. So ayun nga po mga kaibigan ang naging pahayag ni Ja Morant tungkol sa Rookie of the Year. Sino ba sa tingin nyo ang dapat na manalo ng award na ito? At sino ba sa dalawang player na ito ang magkakaroon ng mas magandang career sa NBA? I-comment din sa baba at aking babasahin yan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan.